Ayun guys, magluluto tayo ng ampalaya. So ang gagawin natin ngayon guys, no, i-slice muna natin ang ampalaya guys. Tara. Guys, itong sushi guys, napatanggalin natin yun guys kasi ito yung
Hiwalay muna natin yung oil ng tuna, guys. Pero gamitin din natin to mamaya. So ito yung ano, ito yung laman. Ihalo din natin to mamaya, guys. So tara, guys, let's start cooking, guys. I know, ipakita ko muna yung mga ingredients ko, no. So ito, may garlic, garlic tayo. And then onion, chopped na din. Kamatis, chopped na din. And bell pepper, chopped na din. More cube, pampalasa. And then kung magkulang, may ano ako dito. Magic sarap, ground pepper. So ito lahat yung aking mga kailangan, guys, no. And then oil pala, hindi natin kakalimutan yung oil. I have oil here, Virginia sunflower oil, cooking oil. Yung ampalaya natin, guys. So ito po yung ating lulutuin ngayon. Ampalaya with tuna. So tara, guys, let's start cooking, guys. So ngayon, guys, magpainit tayo ng kawali, guys. Tsaka natin ilagay yung oil, kunti lang yung oil. At isuti natin yung mga sangkap. Una ko nilagay yung sibuyas kasi matagal itong masunog kaysa sa ano, sa bawang. At pagkal naging light brown na ito, guys, tsaka natin ilagay ang ating bawang, guys, kasi yung bawang kasi madali lang kasi siyang masunog. So ayan, lagay na natin yung bawang. Suti lang muna natin siya, tsaka natin ilagay ang ano, yung tuna. Tuna lang kasi yung isipin. At kung mag light brown na yung bawang, guys, pwede na natin ilagay ang tuna. Kunting su, ano lang to, half cook lang yung mga hindi ang sangkap na to, guys, kasi pangit din kapag masunog siya kasi magiging mapait yung ano natin, yung niluluto natin kapag naano siya, nasunog. And then ngayon, guys, pwede na natin ilagay ang tuna, guys, kung magiging ano na siya, light brown. Ayan, ilagay na natin yung tuna. So hiniwalay ko po yung ano, yung oil ng tuna, guys, pero ilalagay din natin yun mamaya pag maluto na yung ano, yung ampalaya natin. So ayan, kunting halo-halo hanggang sa maluto ng tuna. Wala kasi akong karne, guys. Masarap sana to, guys, kapag karne ang nilagay. So ayan, guys, luto na yung ano, guys, yung tuna, guys. Pwede na nating ilagay ang ano, ating ampalaya. Masarap kasi lutong-luto talaga yung ano, yung sahog natin. So ito, may isang itlog nga pala din ako. So ayan, pwede na nating ilagay ang kamatis. So ayan, sorry po, guys, no, nahuli po yung kamatis, guys. Dapat sana kasunod ito ng bawang. And nakalimutan ko kasi na may kamatis pala. So ayan, kakalagay ko lang po sa kamatis, guys. Kalimutan ko kasi na may kamatis pala ako. So ayan, guys, lulutuin muna natin yung kamatis, guys, no, bago natin ilagay ang ano, guys, yung ampalaya. Kasi nakalimutan ko talaga, guys, na may kamatis pala ako, guys. Nalagay ko na yung tuna, yung kamatis hindi ko pa nalagay. So ayan, guys, hihintayin lang muna natin, guys, maluto yung ano, guys, yung kamatis. Halo-haloin ko lang kasi baka masunog yung tuna natin. So ayan, medyo luto na yung kamatis. So ngayon, guys, ang isunod naman natin ay ang ampalaya. So ayan, nilagay ko na po yung ampalaya. So guys, may tips pala ako dito sa ampalaya, guys. Paano siya lutuin na hindi siya mapait. So ang sikreto ko po dito, guys, no, pagkatapos ko po siyang hiwain, guys, hugasan ko siya, and then lalagyan ko siya ng asin, parang
ano ba sa Tagalog? Piga, pigain ko siya guys, mawala yung tapas niya guys. Pero hindi naman siya gaanong piga talaga guys. Kinuha ko lang yung kunting pait. So, ganyan ako magluto ng ano guys, ampalaya. Kasi, ayaw ko kasi din yung masyadong mapait. Masarap kasi yung ampalaya, yung hindi talagang ano mapait. So ayan, ganyan po ako magluto ng ano ang palaya. Pinumusag ko po siya ng asin guys. Ganyan din ba kayo magluto ng ang palaya guys? So ayan, pwede na nating ilagay yung oil ng tuna. Kasi sayang naman din siya kung itapon, di ba? So ayan, para walang masayang sa ano, sa mga pagkain. Ano na natin siya, gamitin na din natin siya kasi sayang din naman. And then ilagay na yung brown pepper. So ayan, kasi wala kasi akong use na mga ground pepper dito eh. Sa paninda ko lang yung kinuha. So ayan, ang ganda ng gulay natin ngayon guys. So super yummy. And then pagkatapos ng ground pepper, pwede na natin ilagay yung isang itlog. Ang itlog lang guys ang ilagay ko kasi may tuna na malaki na yung gastos ko dito guys. Kaya lang. So ayan, isang itlog lang po yung ginamit ko dito guys. Kasi pwede na yan, may tuna naman eh. So ayan, haluhaluin ko lang. Tsaka ko lagyan ng ayan, ilagay na ang narkyog. At kung magkulang yung lasa guys, mag-a-add ako ng ano, ng magic syrup. Pero kung okay na yung lasa, hindi na ako mag-a-add. Haluhaluin lang muna natin yung ating gulay para naman hindi masunog yung sa ano, sa masunog yung sa ano ba, sa ilalim siya, sa ilalim. So ayan, super yummy talaga tong gulay ko. Super healthy. Healthy din siya. Healthy. Half cook lang yan guys. Alam nyo ba guys, mahilig talaga ako magluto guys. Kadalasan yung ano ko dito, yung content ko is pagluluto. Halo-halo, inahalo-halo ko guys. Baka kasi masunog. So ayan guys, malapit na maluto. So ayan guys, nagdagdag ako ng ano guys, magic syrup guys kasi nakulangan ako sa lasa. Konti lang naman yung nilagay ko. And then nilagay ko na yung bell pepper na in chop, slice into strip. So ayan, takpan muna and then buksan. So ayan guys, luto na ang ating gulay guys. And shout out dyan sa Alugbati. Wala kasi akong ibang nakita eh. So ngayon guys, this is my recipe. Ampalaya na may tuna. So tara guys, kain tayo guys. Diba ang ganda guys, no? So healthy ng gulay ko ngayon. So tara guys, kain tayo. Thank you for watching guys. Don't forget to like, share, and subscribe. And click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bago kong i-upload. And don't forget to subscribe guys. Thank you for watching.